Kasabay ng mga pagluluwag para sa unti-unting pagbubukas muli ng ekonomiya ay pinasimple na rin ang mga kategorya sa pagpapakuna. Gaya halimbawa ng A4 priority. Lahat na ng mga kailangan lumabas para magtrabaho ay pasok na ngayon sa listahang yan. Nakatutok si Ivan Mayrina. Bilang stylist sa isang salon, iba't ibang taong nakakasalamuhan ni Melo Casiple. Kaya naman labi sa ikinatuwa ang anunsyo ng IATF kanina na pasok na mga tulad niya sa mas pinasimpleng A4 priority group sa pagbabakuna. Kahit pa paano, meron na tayong magiging protection, and isa na po sa mga pinakahihintay namin ng mga worker, yung vaccine. Sa pangkalahatan, basta kailangan lumabas ang bahay para magtrabaho, pasok na sa A4, mapagobyerno man o pribado. Pati mga kasambahay, pasok na rin sa A4. Kabilang sa A4, ang mga nasa pribadong sektor na kinakailangan physically present sa lugar kung saan sila magtatrabaho. Kasama rin sa A4 ang mga empleyado ng gobyerno, pati rin po ang mga nasa government-owned and controlled corporations at local government units. Pasok din sa A4 ang informal sector workers at self-employed na required na magtrabaho sa labas ng kanilang bahay at mga nagtatrabaho sa private households. Idinagdag naman sa A1 o pinakamataas sa priority ang mga direktang kaanak ng mga healthcare workers at mga OFW na papaalis sa loob ng 4 na buwan mula sa takdang araw ng pagbabakuna. Ang mas pinasimpleng kategorya sa pagbabakuna kasabay ng unti-unting pagbubukas sa ekonomiya at pagluluwag ng mga industriya ngayong patuloy na bumababa ang bilang ng mga kaso sa NCR+. Ang turismo halimbawa, pinapayagan na ang staycation na hanggang 100% capacity para sa mga accredited accommodation establishments na may certificate of authority. Basta 18 to 65 years old, hindi na rin required ang negative RT-PCR test. Yun nga lang, buhay na buhay pa rin ang banta ng mga bagong variant na kinumpirma na rin ng WHO na may community transmission na. Pangunahing benepisyo ng mga bakuna ang proteksyon laban sa pagkamatay at pagkaka-ospital dahil sa kaso ng malalang COVID. Pero bukod dyan, ayon sa mga eksperto, malaking tulong din daw ito para pigilan ang hawahan at pagkalat ng mga bagong variant. Mukhang meron po talagang transmission blocking properties lahat ng ating bakuna. Kasi yung viral load nila is about 4 times lower than somebody who's not vaccinated. At kung sakaling makahawa man sila, dahil konti lang yung virus na ipinapasa nila, malamang yung nahawa nila, mild rin yung magiging infection. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Horas.